Smart Omega, they really prioritize Jack Maseros, lalo pagdating sa second phase kasi kailangan nila ng setter, kailangan nila ng pang-engage. Especially when you... Off... Babagal, kumbaga yung pacing ng TNC power match. Dude, that's one way to go about it. So, sapakin mo kakit yung Karina. Yun ang ganito. Actually, ito yung magiging sagot nila. Nakapwesto sila dito na mas mabilis si Ryzen na huli dun sa may gitna. And even though napunta sa Omega yung Ertel na yon, it won't really matter as much. Dahil nakuwaan din sila ng isang jungler agad. Kasi? Up. And wow, Renjo, nandun sa may pinakagitna. And that's going to be a 2-4-2. Each with the Blood Wings. Kasi laki pa rin naman shield na nakukuha mo doon. And also, hindi ka naman naman problema when it comes to CC. Actually, magandang bait yun kung full mate siya kasi si Ryzen mo tutukso na mag-backline onto the Eve. Pero Ben takes with a swan song. Tumupon tayo. Side of DNZ, the turtle goes down. At tutumbangin si Ryzen. And this is the time. Kung baga yung TNC dito, ang nai-gets ko na sa kanila, yung momentum base sila, alam nila yon. Pero mamaya natin pag-usapan, may nahuling Odette doon sa my river. And that is going to be 2 kills for the side of OMG. Si Ben Tings. Damage output na meron yung side ng Omega. Ito yung pinag-uusapan natin kanina, yung pagiging malambot din nung lineup ng TNC. Kaya kapag kanaunahan sila at nahawakan sila, pwedeng may chance na sumabog na lang sila bigla. Etomax with an revivification. The swan song is there! Nasa gitna ng lahat! Etomax goes down! Ryzen naipit sa gitna ng tatlo. Ano si Renjo? Pakaitan ba siya? Flicker in! And that is going to be TNC. Ryzen! Securing that turtle. Ryzen dito inaabon ni Kram. At doon na matatapos yun. Hindi na nila ipipilit. Kasi ang paggamit lang nito ni Bentings and even yung swan song ni Escalera, pwedeng one way, yung sinasabi natin one way push na ginawa ng Omega, pwede din nilang i-replicate kung bakit. Oh, and that's what yung Chaknu. Make enough damage sila ngayon. One song para pigilan yung reverse manipulation. Yung tayo yung sagutan eh. Reverse manipulation. And si Keldo kasi alam niya yung game niya, guys, hindi ko kailangan lumaban. Kailangan ko i-secure yung late game natin kasi mahirap labanan yung heroes ng TNC sa early game. Pakaite muna kung baga. And nakikita mo yung ginagawa nila dito. STCYC, lahat ang sumay pinakakita. Swan song for reverse manipulation. Renjo, tanking everything. At ang sumay pinakakapan, si Kram ay naiwan. Kram, trying to get away. Masyadong makunat ang isang Esmeralda. The more na mas may objective sa may mapa, katulad na itong mga lord na ganito, the more na mas nakakatakot ang side ng TNC. Uy, Kram, Kram, Kram! Uy, naiwan si Kram! Sakit, pero sa katamit, pero si wala nang buhay si Kellen kahit Chaknu. And the other side, pinakagilid. Ito, Max! Pero sa may pinakalikod! Oh my goodness, Ryzen! Securing that! Kellen coming back! Kellen securing that! Oh my goodness! Kellen! Ano yun? Grabe naman itong laban na ito! NDD pa sila the boss! SDCYC! Tutumba sa kamay dito, mga kaibigan ng side ng Omega. And Kram trying to get away! Sipot na sipot ni Kael na kanina. Kaya pala nakikita pa natin na kanina pa na sinasniper na niya yung mga players ng TNT. Yung pala gusto niyang kuhanin is ayaw the Lord. Ito na naman yata yung one-way push oh na sinasabi goodness. Natin. The one-way push indeed, Chantel. Kaelra, the hero of that fight! Ay, take note nila. Eh, sila yung pa-advance, so pwede may nakaabang na Omega players para sa kanila. Kagaya yan. Actually, si SCCYC yung nauuna. Right now, TNC nakaposisyon na din. Kram, papasok. And hindi nila kakayanan yung damage output yan. Si Kram, munti ka nang tumumba. Pero si Ryzen, nandoon sa may likod. The flank is here. Yasuo nalapitan with the phaser. Tingnan natin kung matutumba ba siya dito. And Yasuo, one more hit. Kakayanin pa. Yes, kakayanin. Killers pre-face off. OMG. Oh my goodness. Mapapa-OMG ka talaga. Napakaganda for Omega. It is a possible. Actually, wipe out na nga yan para sa kanila. And Omega right now, synchronization of skills is just there. And Killing Spree versus Demon Slayer. Prime example kung kailan maganda na ang utilizing the Beatrix on the late game aspect. BOD and Malefic Roar 10 minutes in. And he finds a way to come out on top. Ganon yung kailangan gawin dito ni Yasuo to make this work. Oh, actually, for Yasuo, napakaganda ng hero niya later on. Talagang ito yung hari ng vision control at invasion sa jungle na kabila kasi pwedeng pwede yung gawin niya. Oo, tingnan mo. Na-reset pa nga niya actually. Yung above dito na SCCYC sa comfort sila for the turtle fight. Tingnan mo yung pambabakot pero sabi ni Escalera sabi niya kami mahala dyan! TNC secures the turtle
And what ngayon a play! Ngayon na nga DNC, sabi nila binibilisan na Omega. So why not sabay na natin? Speaking of that! Sabi ni Ventix, may sagot kami para sa inyo. Eto Max goes down. Na taking that edge against Rensho. Pero meron tayong mga giveaway code actually. And that is going to be your giveaway code. Please do secure that kasi para sa inyo talaga yan. Rensho trying to clear the way. Steps of blades. What? Pero sabi ni Ryzen doon, akong bahala. Off-red hindi ko pababayaan. Each of the objectives ang ginagawa ni SCCYD is all oh! over the place. And meron na naman nahuli Ryzen dito. Ooh, will he go down? Yes, he will. TNC, Ben Things, making things work. Alam din yung kanyang ka-lane. Or actually, si Dirot na nga dito kanyang ka-lane, si Kram na, but middle lane. At si Ben Things, yung pinaka-target nila, Ryzen. Ito na yung backup. Nakayanin ba? Oh, mas ka lang ang kamingin. Kalahati yung buhay ni Ryzen. Eto, Max, naipit doon sa my Kram. It's malapit 4.1k gold lead. Top lane, top lane. Up. Rensho, tutumba pa siya and that's going to be the ultimate. Kram at SDZYZ, nakuha nila yung kill. Doon naman sa may kita, merong laban na nagaganap. Yasuo and the others, masyadong mabilis. Walang steal na magaganap. But there could be a fight happening in just a bit. And Bentix, nahuli. Oh! And look at that! Bentix! Turning things around! Kram dito goes down. Pero Ben Things yung SCCYZ. Pero yeah, kagaya niyan, ang sakit ng damage against the Chakno. Napakahirap para sa Omega na pumasok pero parang isipilit yata nila ngayon. Oh, pero susubukan nila kunin and Chakno goes down. Rensho, wala yung unang niya dito. And eto Max going in. Grabe yung damage output. Kelra utilizing yung kanyang ult. Sabi ni Butters dito na magandang set from Ben Things. Ang ganda ng follow-up na Abyssim Strike actually. Oo. Isang pasok lang niya na wala yung tanker ng side ng Omega. Oh, Bentix pumasok ulit. Op. If ever may flaker lang na si Bentix, that could have been another story. Si Kram! But right now, Kram! Hindi nagbibiro! Pumasok na talaga sila dito. And SCCYZ and the others trying to end this game. Oh! Depensa ang side ng Omega. Pero last man standing si Kelra. Hindi na nila makakayanin to. And we are heading to game number 3. Na-break na yung kapag natin. Parang after 1 minute or 1 minute and 30 seconds. Rogi and Estrada. Pero ang problem mo ngayon is yung access mo sa invasion against TNC. Kasi yes, you have system. The Karina. Ah. Ewan ko sa kanya. Yan ang gusto ko kay Chantel. Pinipilit. Oh, syempre. Ilalaban na. Chakno, one more hit. And SDZYZ. Ngayon, talagang guluhin mo. Kaya nga, prevalent ngayon sila Franco, sila Johid. Kasi gusto mo lang talaga manggulo. Bentix! Oh, Bentix! Chakno, nagkaulihan pa. Ang Sipa! Hinato, sinipa, lahat na ginawa na. And Bentix, oh, flicker in. Pero grabe na gameplay na ni Bentix actually. Although Escalera. Oh, Black Shoes. Black Shoes para makatakas. And Max with the real world manipulation. Pero hindi nila ipipilit yun. Omega. Right now for Omega, ang pinaka nagiging delikado para sa kanila is nare-restrict sila. Imagine, apat na players na nasa middle lane. Tapos damage output! Naglalagablab ang side ng TN. Yun, eh? Imagine, kahit na nag-link kanina si SCCYZ game number 2. Ganon din yung trajectory ng kanyang jungling. Doon talaga sa may lane na hindi nandun yung kanyang mga kakampi. Ayun na naman. TNC, gusto lang talaga nila mag-push. Pero if merong opportunity to take down someone, hindi sila magdadalawang... Yung Lord at sobrang aggressive talaga ng TNC. Actually, Bentix, meron na ding immortality. Kanina, grabe na siya mag-zone. How much more ngayon na meron siyang additional life? Ang si Kram! Oy! Tapos si Kram! Anong ginagawa ni Kram? Walang buhabao sa kanya. Nandun, dito lang talaga. Ako. Ganyan lang kailangan niyang gawin. Hindi kami HP region niya. Plus 358. Grabe, just oh! Just sustain every single thing na meron outside ng Omega. And at this point, pwede na rin mag-showtime si SDZYZ. Oh, si Yasuo, meron pang additional damage. Kumbaga, ang dami kailangan isipin dito ng Omega. Kailangan lang nila go na mahuli either si Yasuo. Huwag na talaga nilang pansin dito. O, si Bentix pumasok. Nagkahulihan ng Real World Manipulation is real. Ito may pinakita. Si Rensho! Ooh! And Rensho goes down. Ito yung sinasabi natin. Kahit pinit yung lumaban or kahit pinit yung labanan yung side ng Omega, ay side ng TNC, yung Omega dito,
talagang mauubusan lang sila ng firepower. They do not have enough damage at this point. Oh, kumbaga, even for Omega. Smart Omega cannot fully commit because naka-purify din yung ibang targets dito and at the same time, napakalaki ng potential. And grand zone, napas sa gitna. And tignan mo yung damage out. Ulo, meron ng item si Yasuo, pero Lord natin for DNC marching in on Bendix! The middle lane. Bendix! Gumagawa na sarili play, pero merong counterplay kami from Renjo. Falling Star Moon. Ram, nastun siya ng onte, pero hindi papayag ang Omega dito na basta-basta tapusin. Escalera, Ryzen, may 1v1 with the Grave. Ano nangyari dito? Yasuo with the ultimate. Para first time ko ata mag-play-by-play sa laban na to. One player down. For Omega, ang sakit ni Yasuo. Bendix! Na uli yan. And si Chakno nakahuli na isang sipa kay Yasuo. Pero walang hahawak doon. Kelra, he will stay alive. Pero yung Yung Daze! Yun yung kailangan si Benzan! And TNG secures game number 3. Dominating the brilliant performance of TNG for game number 3 Midnight. Alam ko madami kang manasabi dito. Hindi ba naging sobrang